morning mga ka-Steve. Welcome back sa aming YouTube channel. Kung bago pa lang kayo sa aming YouTube channel, don't forget to subscribe to the tiny bell para titid kayo sa aming mga video. Kaya good day sa inyo lahat mga ka-Steve. Sa araw nito meron po akong konting share sa inyo para po doon sa ating mga PVC fiber rifle na ating mga ginagawa. Lalo na po doon sa mga baguhan. Sana masundan nyo para dagdag-kalaman po sa ating pong paggawa o paggamit ng ating PVC fiber rifle. So ito po yan. Kung napapasin nyo, ito po aking PVC fiber rifle. Ito po siya. Dati po, wala po siyang gato. Ito po. Sa kadailanan, kaya ako po nilingan ng gato. Nung mga panahon na wala pa po siya, ang ginagawa ko po dyan, pag ako nag-release po ng aking gun rifle, itong pong PVC, eh tinatanggal ko pa itong ito pong pinaka-connector ko dito. Kasi may mga pagkakataon po, kung napapansin nyo, o maaaring darte sa inyo, mga pagkakataon na pag gumagamit po tayo ng PVC gun rifle, eh hindi po pumuputok. Sa kadahilanan po, ito po nagiging dahilan niya. Ito po yan dati, wala pa po siyang ganyan. Ito po ang itsura niya nasa loob. Siya po yung nag-spot sa loob. So may mga pagkakataon po na hindi pumuputok ang ating PVC gun rifle. Dahil po sa nakakaroon po siya ng parang mga libag, kung tawagan dito parang nakapalibot sa kanya loob. Nakaka-epekto po yun. Pag tayo po ang gumagamit, hindi po siya gaano gumagana ng maigay. Yung pag-spot po, hindi siya gano'ng kalakas. Dahil po, meron po siyang mga dumi sa loob na nakapalibot. So, ang gagawin, ginagawa po natin yan, katulad ko, nung paano na hindi pa ganito ang ginagawa ko, tinatanggal ko po ito. Itong pinaka-connector po yan, buo yan. Buo po yan. Tapos, ang ginagawa ko po, kumukuha ko ng Phillips, nilagyan ko ng super glue, tapos nilagyan ko ng liha, para nililisi lang po itong loob. Sinisilip ko yan. Ay napakahirap po ng ganyan sitwasyon lagi na nililisi mo. Tapos syempre po, pag yan nililis mo, tetestigin nyo yan. Tetestigin nyo. Titigin nyo kung nag-spot. Eh, peligro po para sa atin na gumagamit ng PVC gun rifle na tulad nito. Delikado po. Kasi minsan, may mga pagkakataon, hindi natin alam. Meron po sulap kasi binobomba natin yan. May mga retira pa dyan na dinature ko sulap. Pag ino natin, hindi natin sinasadya na may pagkakataon, pumutok, syempre, epektado mukha natin, eh, makapinsala sa ating sarili. So, ang ginawa ko, ganito po ginawa ko dyan, kumuha po ko nito, ito po yung male, female adapter, kumuha po ko ng isang male plug. Ang tago ito ay male plug. Ang ginawa ko po rito, binutasan po siya, kahit anong matis na bagay, pako o anuman, butas po rito, nilagyan ko po siya ng electric wire, ganito po yan, sa loob. Tapos, lalagyan po natin siya, nakaganyan yan. Lagyan po natin siya, na, kung meron ko yung glue stick, mas maganda po, mas may nilagyan po natin ng ito sa loob. Yan, glue stick. O kaya kung wala pa yung gantong gamit, pwede po siya stick lang, yung stick glue lang. Tutunaw yung sapoy, yan yung sa loob. Kasi para magsilbing ano siya, protection din sa ano, para kung sakali magkaroon pressure malakas, hindi siya basta-basta matutumba o mababaw ito. Tapos lagyan natin ng super glue, yung mga panabing ganyan, saka kung ibabaw, lagyan natin yan. Tapos pasok natin sa loob, parang ganito po yan. Ayan, nasa loob na po yan. Napakita ko siya, tatanggalin ko po yan. Ayan. Para makita nyo ang actual o paano. Ayan. Ito po yan. Napakaganda po kasi ang mangyayari sa atin yan. Pag may problema ka nun, nililisin lang natin siya. Di ba po? Ang ganda. Hindi natin sisilipin. Eh, kasi napakalaking bagay niya sisilipin. Hindi tayo mahirap pagsilip. Pag tayo gusto natin testingin, ikakabit lang natin siya ng ganyan. Kaya, testingin natin. Saka natin titestingin, ay kita nyo ito, nag-spot siya. Kasi hindi na po natin sisilipin doon. Testing natin, dito natin titesting, kita na natin siya. Nakita natin nag-spot, may kabit natin dito. Yan, lagyan natin ng teflon para hindi po makasingaw yung denature. Buko doon, ito po, ganito yan. Lalagyan, butasin po natin yan. Nalimutan ko na sabihin sa inyo. Ito, i-discuss ko po sa inyo. Lagyan po natin, papasok natin sa loob itong pinaka-female, putol yan.
lalagyan natin ng stay epoxy, palibot. Palibot po yan. Siguruhin nyo pong malagyan ng palibot niya, hindi makakasingaw. Pagkatapos po, pag natuyo na yan, lagyan po natin ng super glue itong palibot. Isa po yan sa malaking bagay na makakatulong para hindi po basta sisingaw yung ating pong gamit na PVC gun rifle. So pag na, okay na po yan, pasok po ulit natin din sa loob. Makibagay po ito. Ayan, yan po gagamitin. Pakapit po natin ng ganyan. Pasok po yan. Ayan po, napakaganda po niya. Hindi na tayo sisilip. O pag sisilipin natin, hindi na tayo may ilang na may silatin. Baka tayo sabuga sa mukha. Di ba, napakaganda na niya. Ayan po yan. Tapos, meron kayo, siyempre gamit po kayo na. Ito po yan, mga kagamitan natin na pwedeng gamitin. Paghihina. Ito po yung lid, ito po yung face. So kung wala naman kayong ganito, pwede naman ipulupot na lang. Lagyan ng tape, tibayin na lang yung pagkakakape. Ang susunod po natin gagawin, ito naman po. Dito lang po sa atin, pumunta dito sa pinaka barrel. Dito sa pinaka laruan. Naka-convert dito po yung ating binibili kong lighter, kitchen lighter. Naka-convert dito. So, gagawin natin natin dito. Kasi iba po, direkta. Sa akin po, di po siya rekta. Talagang, kaya ko napapansin nyo, meron siyang uka na sa loob. Puwang. Sadyang ganyan po yan. Pinutol ko siya. Kaya papakita ko po sa inyo para makatulong din sa inyo sa paggagawa niya ng PVC gun rifle. Ayan. Ayan po yan. Basta tanggalin po natin itong mga tuloy. Ituloy niyo po yan. Depende doon sa mga ginagamit yung mga laruan. Napakarami pong tuhilyo. Kung napapansin nyo po, ito po yung aking laruan to. Kinumpert ko po rito yung aking kitchen lighter. Ito po yan, yung aking kitchen lighter. Kinabit ko po siya rito. Ang kaganda po ito kasi kaya sinadya ko siyang ganito. Kasi yung iba, ayaw ko lang po sa iba kung ginagawa niya, rekta silang ganyan. Pero sa akin, ginagawa ko po, kinakat ko to, cut. Yan, pagkakat po ganyan. Para in case na magkaroon po ng problema, ang sabi ko nga po sa inyo, diyan kalimitan nagkakaroon ng problema. Pag di puputok, ito po, medyo nagkaroon ng sablay. Yung ating ginagamit na, ginagamit natin, mga tatlo, apat na buwang, nakakasay po, napupundi rin yan, mihina. So, gagawin natin yan, tinatanggal ko po yan. Ito, tinatanggal yan. Pag napunti na siya, tatanggalin ko to, kukuha ko ng panibagong kitchen lighter, kinukuha ko yung pinakaganto, pinapasok ko siya, tapos kinakabit ko rito, pinukanat ko, putol, cut lang, tape lang. Tapos pwede yan, ganyan lang yung nangyayari niyan. Pwede mo na siyang gamitin. Hindi ka pala siba, pag hindi po ganito gagawin ninyo, isang buo, kala ba, babakay nyo, tapak, isang buo lang, isang buo. Ito hindi, pag okay lang, ganito lang mangyayari niyan. Tanggalin nyo lang yan, kakabit nyo lang dito, tanggalin yung tape, tapos kulikuli, tapos kabit, okay na. Gagamitin nyo na siya. Yan lang yung kalimitan na problema ng PVC gun rifle. Ayan, kita nyo. Ayan, yan. Kakapit natin. Ayan. Sa sunod po, gagawin natin, ituturo ko sa inyo kung paano pag kukonvert niya dito sa loob. Ay, himayin natin yan para lubos yung masundan yung kung paano paggawa nitong pinakalaruan. Paano i-convert yung kitchen lighter dito sa laruan na barrel. Ayan.
Tapos ilalagay po natin ito sa loob. Ito po yan. Kala ito, video lagyan nyo sila ng ano. Kung pa, hindi ko pa nagagawa ng para kung paano ko silagay silang PVC. Para cover lang. Eh, kung baga, discard yun. Kung paano nyo gawa ng paraan, malagay ng cover para hindi sakita. Pero pwede rin namang wala. Pero meron yan siya kasing ground eh. Pag nawakan nyo, basa kamay nyo, magkakaroon kayo ng mag-ground. Eh. Mas may inam nalagyan nyo lang siya ng cover. Kaya kahit anong cover na hindi kayo mapipinsala nitong pinaka-spark ng ating kitchen lighter. Ayan, yan yan po yan. Sila pa mga mga plastic. Gusto ko lang i-share sa inyo ng aking nalalaman. Lalo po sa mga baguhan. So, kung kayo po yung mga baguhan pa, gumagawa nito, bago po kayo gumawa nito, ito po muna unang gagawin dyan. Hindi pa napagkabit itong 50mm na cap. Doon nyo pala gawin yun agad para hindi mahirap siya mag-apply yung steel epoxy sa buong palipot niya. Kasi pag dito, medyo mahirap na rin. Kaya naman, kaya mas maganda yung itong walang di nyo pala ikakabit ito, bago pala ikakabit. Bago yung setup to, ni-apply nyo na sa loob, bago yung pasok to. Ngayon, yung mga baguhan, yung dati nang mayroon, pwede naman din, gawin nyo na ganyan, butasin nyo, tapos saksak na. Hindi naman ganun kahirap. Dahil meron mo kayo manito yung lalaki, pwede nyo naman i-apply dyan sa loob. Ayun pa mga casting at maraming salamat sa inyo lahat, sa inyong oras, sa pag-upload ng aking mga videos. At ganyan din po siyempre, papasalamat ako sa mga subscribers, sa mga nag-like, sa mga nag-comment po sa akin. At doon po sa mga baguha, kung di pa po kayo nakakapanood ng aking channel, at bago pa lang kayo, mangyari po, kayo po yung mag-subscribe, like, and share, at para po lagi kayo updated sa aking mga videos. Yan po, thank you sa inyo lahat mga casting.